Totoo ba na ang born again lamang ang maliligtas? Ang sagot niya ng mga kapatid ay totoo. Og dinhi ning atong tulumanon, inyong masayran ang kamaturan og unsa gayud ang tinuod nga panudlo sa atong simbahan. Mot sa Dios nga maluwas ang tanang tawo og may balon sa kamaturan. Kay unsa sa kamaturan? Channel, please subscribe at the Longan channel. Like, comment, and share. Kung may mga katanungan kayo, mag-message lang at sasagutin niya ng ating programa kay Usabay Kamaturan. Kini inyong alagad, si Brother Edgar Logan. Si Sister Elaine. Espiritu Santo. Amen. Magandang araw mga kapatid. Nandito naman tayo sa ating programa kay Usabay Kamaturan. Ang ating tatalakay na naman ngayon ang isang katanungan na nanggaling kay Maria Jorida Godes. Ang kanyang katanungan ay, totoo ba na ang born again lamang ang maliligtas? Pero bago pa ang lahat mga kapatid, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, please subscribe Edgar Logan channel. Like, comment, and share. Kung may mga katanungan kayo, mag-message lang at sasagutin niya ng ating programa kay Unsabay Kamaturan. So sasagutin na natin ang katanungan ni Maria Jorida Godes. Ang kanyang katanungan ay, totoo ba daw na ang mga born again lamang ang maliligtas? Ang sagot niya ng mga kapatid ay totoo. Totoo ang mga born again lamang na tunay ang maliligtas. Bigyan natin ng linaw kung ano talaga ang tunay na born again. Ito bang born again na itinayo lamang ni Peter Ko Yung Ji doon sa China? At ang pangalan ng grupo ay Born Again Movement or Word of Life Church noong 1968 AD. Hindi ito sila tunay na born again. Ang nasa Biblia, basahin natin ang John chapter 3 verse 5. Sumagot sa Jesus, "Katotohanan, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, maliban na ang tao'y ipanganak ng tubig at ng espiritu, ay hindi siya makapapasok sa kaharian ng Diyos." Itong sekta na born again mga kapatid ay bago pa lamang sila. Kung totoo na sila lamang ang maliligtas, wala palang kaligtasan ang mga tao noong taong 1967 AD kasi nagsimula sila 1968 AD. So paatras tayo sa taong 33 AD, kasama pala ang mga apostoles sa hindi maliligtas. Ano pa kasi ang kahulugan ng salitang born again mga kapatid? Ang born again, ang ibig sabihin nito ay ipanganak ng muli sa pamamagitan ng tubig ng binyag. Bababasa sa John chapter 3 verse 5. Sa pamamagitan ng binyag, makakapasok sa kaharian ng Diyos dahil ipinanganak ng muli mula sa Diyos at tatawagin tayong anak ng Diyos. Basahin natin ang CCC 683. Baptism gives us the grace of new birth in God the Father through His Son in the Holy Spirit. Ang tunay na born again na maliligtas, ito lamang ang mga taong nakatanggap na balido na binyag. Sino ba ang may karapatang sa pagbinyag upang maging balido ito? Basahin natin ang CCC 1256. Who can baptize? The ordinary minister of baptism are the bishop and the priest, and in the Latin Church, also the deacon. In case of necessity, anyone, even a non-baptized person with the required intention, can baptize by using the Trinitarian baptismal formula. Ang mga obispo ang inutusan
sa pagbinyag ng Diyos na gamit ang formula na Trinitarian. Basahin natin sa Mateo chapter 28 verse 19. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Malinaw sa ating nabasa mga kapatid, sa pagbinyag gamit ang formula na Trinitarian sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Hindi iyong in the name of Jesus lamang mga kapatid, ito ay kulang. Nagiging ganap na tayong born again dahil nakatanggap na tayo ng balido na binyag. Ang sakop sa Katolikong simbahan ay ang tunay na born again at tayo ay maliligtas dahil may marka na tayo o indelible mark. Basahin natin ang CCC 1272-74, an indelible spiritual mark. Incorporated into Christ by baptism, the person baptized is configured to Christ. Baptism seals the Christian with the indelible mark, character of his belonging to Christ. The Holy Spirit has marked us with the seal of the Lord for the day of redemption. Basahin rin natin ang mga ibang talata sa Biblia na meron talagang nakasulat o mababasa na tinatakan o marka. Basahin natin ang Efeso chapter 4 verse 30. At huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos na sa kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa kaarawan ng pagkatubos. Basahin rin natin ang Efeso chapter 1 verse 13 hanggang 14. Na sa kanya'y kayo rin naman pagkarinig ng aral ng katotohanan ng ebanghelyo ng inyong kaligtasan na sa kanya rin naman mula ng kayo'y magsisampalataya ay kayo'y tinatakan ng Espiritu Santo na ipinangako. Basahin din natin ang pangalawang Korinto chapter 1 verse 21 hanggang 22. Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Kristo at nagpahid sa atin ay ang Diyos na siyang nagtatak naman sa atin at nagbigay ng pagtotoo ng Espiritu sa ating mga puso. Bakit sinasabi natin na hindi sila tunay na born again? Dahil ang kanilang binyag na natanggap ay invalid. Hindi ito makakaalis ng original sin, personal sin. At hindi rin naging totoong anak na Diyos o matatawag na born again. Kailangan pa nila ang tunay na binyag. At kailangan pa nila na binyagan sa simbahang Katoliko na balido sa binyag. Basahin natin ang CCC 1263. By baptism, all sins are forgiven, original sin and all personal sins, as well as all punishment for sin. Yun lang po lahat mga kapatid, ang kasagutan sa katanungan ni Maria Jurita Gudis. Sana marami kayong natututunan sa ating mga kasagutan. At marami na rin salamat sa lahat na nag-subscribe sa ating YouTube channel, Edgar Logan Channel. Ito ang inyong lingkod, Sister Elaine. God bless us! Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Og inyo nang nabati ang mga kamatuoran dinhi ning atong tulumanon. Kay unsa-unsay kamatuoran. Ako lang hinaot, kadaghan kamog lakat-unan. Daghang salamat.